Gusto nyo bang malaman kung paano magparami at magpalaki ng aloe vera? Isang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Narito nga tayo ngayon sa harapan ng ating aloe vera. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa isyo kung paano mapapanatiling maganda ang ating aloe vera. Kahit sa panahon ng tag-init ay mananatili silang hindi tuyot, hindi natutuyo at hindi naninilaw. Ang aloe vera po natin ay tulad nito. Matataba ang kanyang mga hibla, ang kanyang mga tangkay. Napanatili ko po siyang maganda at malulusog sa kadahilanan na sila po ay nasa lilim ng mga halaman, mga puno. Nakalagay sila sa mga puno o sa lilim ng puno. Ang pinagtamnan po natin ito ay dito sa ilalim ng ating ito po yung isa sa mga paraan ng ating pagpaparami ng aloe vera. At dito po natin siya tinanim sa plastic bottle na ito ng tubig. At mapapansin natin magaganda ang kanyang hibla. Mga dahon, malalaki. Ito pong malaki, ito po yung itinanim natin. Pinakang mother plant. Sa ngayon, ang gagawin po natin ay paghihiwa-hiwalayin na po natin yan sa dahil siksikan na siya sa isang lalagyan. Pero mas maganda kung itatanim natin dito sa plastic bottle na ito. Sa unang pagpunla, dito natin ilagay. Iyan ang isa sa mga paraan ng aking pagpupunla. Nilagay ko siya dito. Marami na siyang supling na maliliit. Sa aking karanasan sa pagtatanim ng aloe vera ay mas mahabang pasensya at tiyaga at pagmamahal sa halaman kung paano natin ito palalaguin. At kinakailangan mayroon po tayong sistema kung paano natin palalaguin ang ating mga halaman na katulad ng aloe vera.
Simple lamang po yan, mga kaibigan. Sekreto sa pagtatanim ng aloe vera para mabilis na lumaki ay kailangan huwag mo siyang ibibilad sa matinding araw, huwag mo ibibilad. Lagay po natin sila sa mga malilim na lugar o malilim na dako. Katulad po ng ginawa ko dito sa ating aloe vera. Nagtanim po ako ng halaman na hindi lamang aloe vera ang itinanim ko. Nagtanim po ako nitong tinatawag nating aratilis. Dito po itinanim ko siya sa plastic na itim. At yan po ang ginawa nating lilim ng ating aloe vera. Kailangan po kasi ang aloe vera ay huwag natin itututok sa napakainit at na araw. At naglagay din po ako ng puno ng sampalok. Yan ang puno ng sampalok. Sinisiyan lang po ninyo at ang ating camera ay mahina ang video. Medyo malabo. At nagtanim din po ako ng baliti. Ito po, baliti po ito. Yan. Itinanim ko naman po siya dito sa plastic. Ito yung plastic niya. At sila ay nakakatulong para ang ating aloe vera ay huwag siyang ma-expose ng husto sa araw. Tinaniman ko siya ng mga ganito. At meron din tayong tuba-tuba na ito ay nilagay natin para huwag mainitan ng ating mga aloe vera. At ang tuba-tuba ay tinanim ko naman dito sa plastic ware na ito. At meron din tayong bayabas. Yan po ang bayabas na tinanim natin para maging lilim ng ating aloe vera. Tinanim ko naman po siya dyan sa timba. Iyan po ang isa sa mga sikreto na dapat nating malaman. Na kung tayo walang puno sa bahay, ay magtanim tayo. At nagtanim din ako ng banaba. Iyan po ang banaba. Dahon ng banaba. At itinanim ko po yan dito naman po sa tapat ng aloe vera. At meron din tayong ipil-ipil. Tanim tayo ng ipil-ipil. At yan nga po ay may bunga na siya. At pwede natin ng paramihin. May aratilis tayo. Yan nga po, may bunga na siyang aratilis. Yan po ang isa sa mga sikreto kung bakit tayo nakakapalago ng aloe vera. Na kahit yung kanyang tangkay ay malalaki. Malalapad. Tininam natin ang ating aloe vera dito sa pasok. At iyan lamang po. Maraming salamat. Magandang umagang muli. Sana may nakuha kayong tips kung paano magpalago ng aloe vera sa ating hardin. Na kahit wala tayo sa ilalim ng puno, gumawa tayo ng puno o magtanim tayo ng puno kahit sa pamagitan lang ng timba.
Muli, isang magandang umagang muli sa inyo at pagpalain nawa kayo ng ating Diyos na buhay. Sa umagang ito ay hiniling ko rin po na mag-subscribe kayo at pindutin na rin po ninyo ang notification bell para po sa sunod nating update na video ay may matutunan kayo. Yan po yung tinanim natin sa bao. Yung naka-play na po ito.